Hello, hello mga kabarya, at ito ang continuation ng ating barya kanina. At ito ang 1941M Manila Mint 5 centavo or Commonwealth or US Administration. Ito ay simula noong 1935 pero nag-mint lang sila noong 1937, 38 at saka 1941. At ito, meron tayo 1941. Yan siya. 5 centavos, yan siya. 5 centavos. Hindi ko malala kung saan ko nakuha ito. Mahirap rin makahanap kasi. Alam niyo guys, para makakuha ako ng mga ganito, at advice diyan sa mga nangungulekta na tulad ko. Nagbabahay-bahay ako guys, nag-iikot-ikot ako at nagtanong-tanong kung meron silang ganito, mga lumang barya, binibili ko. Kahit minsan na mahal na yung pambili natin kasi kailangan natin, so ganun siya guys, kahirap ang mag-kolekta, hindi yung basta-basta ka lang makakita ng barya. At ito ay merong mint na 2,750,000, at ito yung pinakakunti sa series nila. Yung 1937 merong 34%, yung 1938 meron tayo kanina, merong 59%, at ito is 29% lang at 2,750,000 lang ito sila. So, ito yung pinakakunti sa series. Manila Mint, 5 centavo. Nag-blur data ito. Ano ba itich? Medyo malapit-lapit na. Ayan, 1941. Ang ganda niya, tingnan. Maganda para sa akin kasi mahirap makahanap. At next, meron ako dito. Makita nyo. Ayan. Ito ay ang Insular Government 5 centavos US Administration. Mahirap rin makahanap nito. Saan, hindi ko na maalala kung saan ko ito nahanap-hanap. At may 0.5% na silver content ito, yung lumang mga pera. Yan, USPI o Insular Government 1901 to 1935, pero sa series nila nagsimula ito sa 1930 hanggang 1935. Okay. At kompleto tayo nito. At ito yung mga pinakamahal na na value o palitan. Ito siya, meron tayong 1930. Yan, 1930. Mahirap maano ito, pero 1930 ito, guys. Dapat din magamitan mo ng tawag ganito. Yan siya guys, 1930. Ang hirap naman ito kasi mga luma na. Yung iba kasi nito, napulot ko lang ito. Ito pala siya, ganyan. Ibon. Pangkompleto lang kaya napilitan akong itago kasi mahirap makahanap nito. Tuwang-tuwa nga ako nakahanap ako nito eh. Ito yung 1930 Manila Mint. Next, ang 1930 pala ay meron siyang
31% na frequency. Mahal ito. At meron siyang mintage na 2,905,000. Yung fare nito, tulad nito yan, no, makikita yung 1930 or yan, 1930 1930. Ganito ang itsura niya, guys. Nagkakahalaga na ito ng 90 pesos. Yung fine ito, tawag nito fine. Yung very good nito is worth 60 pesos. Yung very fine niya is nagkakahalaga ng 200 pesos. Yung extra fine niya is halaga nito ng 400 pesos. At saka ang uncirculated nito nagkakahalaga ng 1,000. Next, yan. Na ibon mang may layang lumpa. 1931, ang hirap kasi. May silver content ito lahat sila, guys. Pero kunti lang, 0.5% lang. Sa website ng BSP, ng Bangko Sentral, meron doon nakalagay. Nagbebenta ang Bangko Sentral ng ganito, ng mga lumang barya ng Pilipinas. Mula sa 1 centavo, 5 centavo, 10 centavo, 20 centavo, 50 centavo, saka 1 piso na luma na silver. Nagbebenta yung Bangko Sentral. Ito naman is 1931M Manila Mint. At meron ng itong 3,477,000 na mint. Mahal rin ito, guys. Nakalagay dito sa numista, 100 pesos yung fine niya. So, dahil 23% ito, baka abot ng 2,000 na ito ngayon. Yung uncirculated niya, mataas pa. Next, yan. Ito lang naman ang may pinakamaganda. Yan, 1932M Manila Mint. Yan, may M siya, nakikita natin sa gilid ng 19. May letter M dahil dito ginawa sa Manila ito. Noong kapanahuna ng Hapon, hindi pa ito nag-transition. Hindi pa nagpalit ang ating gobyerno. Under pa rin tayo sa American rule. Dahil pinilit itong kinuha ng Amerika ang Pilipinas, binili nila sa Spain. Tapos, kwento nito na nag-stage sila o gawa-gawa sila ng gera, tapos sadya silang nagpatalo ang Spain sa Amerika, pero ang totoo niyan, ibebenta ng Spain sa Amerika ang Pilipinas noong 1890. Ganun yun ang nangyari. So, ayun, natalo daw ang Spain, tapos binili rin nila. Kaya may kasunduan yun sila eh. 200 million o 20 million o 200,000 US dollar in gold currency noon, gold. Ganun yun ang pinambili ng Amerika sa Pilipinas. Kaya naman, itong mga walang hiya na Amerikano, mga politisya nila, inubos nila ang mga wealth at mga laman-laman ng Pilipinas, pati babae, pinangre-rape nila noon. Kaya hate na hate ko itong ganito. Pero kasi in fairness, ang lolo ko ay naging US Navy. Pilit kasi nilang kinuha ang lolo ko noon. Bata pa ang lolo ko, kinuha nila at dinala sa Amerika, pinaaway doon sa Europe noong 1914 World War 1 doon sa Europe. Tapos nung nagyera naman dito sa Pilipinas, nilipat naman nila dito noong 1942-40s, ganyan. So ito siya, guys, sa Manila Mint, at nagkakahalaga ito ng fine ng 100 pesos, pero maganda ito. Very fine na ito. May details sa siya, oh. Mababasa mo yung United States. So, nagkakalaga na ito sa ganitong itsura ng 500. Kasi kunti lang ito. Ito yung pinakakunti sa series nila, eh. 23% lang ito. Okay? Ganda niya, oh. Klarong-klaro. Next!
1934M Manila Mint. Ganun rin siya, guys. Ang very good nito is 57%. Very fine niya is 57%. Dahil marami po ito, malapit natin itong maging 4 na milyon or 3.9,056,000. So 3,956,000, meron itong 39%, marami pa ito sa circulation. Pero mahal pa rin ito, aabot rin ito sa mga something 800 pesos ang uncirculated nito. Mahal ito kayo sa mga ganito kasi mahirap ang maghanap ng mga ganito. Next. Ito ang 1935M. Meron itong 2,754,000. 29% lang ito ng ginawa o na makikita sa circulation o sa pag-ari ng mga kolektor o ng umista. So kukunti lang ito. Nagkakahalaga rin ito ng ano, mga 100 to 1,000 pesos. So yan guys, complete tayo ng series. Shoutout pala sa mga kaibigan natin yan, lalo-lalo na sa mga nag-umpisang mag-collect. Shoutout dyan kay Bilio Flores, sa lahat-lahat mga idol. Maraming salamat sa pagtangkilik. Thank you at see you sa susunod natin na videos. Thank you at bye-bye.